Hindi po, sir. Yan, yan. Okay na lang. Okay na. Yan, okay. Anyway, mapapanood naman yung iba. Yan, buti na lang, na-record ko pa. Ako, ang dami ko pa naman ng estate. Anyway, bibigay ko yung lecture na to sa inyo, no? Yung buo, no? Bibigay ko, ayan. B. Now, UDB over the UDB over DX yan plus BD over DX. Kuhanin ko yung formula sa taas. Ito yun. Yan, ito. Ito yung formula. Copy ko, no? Yung sa baba. Kaya na to sa oras. And that's it. So ito yung adapt natin, di ba? Adapt ko yan. Ano ba yung u? 3x plus 1. Di patan muna natin lahat ng u. Copy. Ito 3x plus 1. Dito rin, 3x plus 1. Yung isa naman, ln of 4x plus 3. E dito, palitan ko ng ln of 4x plus 3. Ito, palitan ko ng ln of 4x plus 3. Yan, o. Ito yung makahanapan natin ng derivative. Ito, highlight ko lang, no? Tsaka yung pangalawa. Meron dito. Yun, okay. Yan. Mabay niya yung logic? Yung pabalik-balik lang tayo, di ba? Di niyo nakikita. Umiikot lang yung mga formula. Okay. So, ito, copy-paste ko, no? Equal. Okay, ano bang derivative nito? Ln 4. Di ba ang d over dx ng ln of 4x plus 3? Yung nahanap natin sagot kanina, di ba? Ito yun eh. Copy paste ko na lang, no? Total nakuha na natin kanina. Ito siya. Di ba? Ito yung derivative? Ito? Opo. So, opo. Lagay ko na lang dito. Yan. Nahanap na natin yun. So, plus. Copy paste ko to. And then times. Lagyan ko ng dot. Anong derivative ng 3x plus 1? 3. 3, ayan. 3. Simplify na natin, no? E dito ngayon, magiging ganito yung sagot natin. No? Ayusin ko lang yung pagkakatype. Sir, pwede po yung dot, sir. Substitute na lang po na, no? Parenthesis. O, pwede na. Hindi, lagyan mo ng dot, lagyan mo pa ng parenthesis para safety. Yung dot kasi minsan malabo sa pagsusulat din eh. Oo nga po, malabo po eh. Okay, kaya po, ito, parenthesis na lang po sana. Ito gawin natin, no? So, equal. Type ko na lang uli para mas klaro. Equal. So, sa una, lalagay ako fraction. Yan. So, 4 times 3x plus 1 over 4x plus 3. Tama ba ako? Plus 3 ln of 4x plus 3. Agree? Do you agree with it? Yan yung muna maigi. Yes po. Ngayon. Yes po. Taas, pwedeng i-simplify ko pa yung taas. Copy paste ko, no? I-enrich ko lang. Ito, pwede kong gawin na 12x plus 4. 12x plus 4. Ano, wala yung 1. Yan. Agree? Yes po. Okay. So, yes, pa. Hindi pa tayo tapos. I-continue ko lang siya. Yan din pa natin. Okay. Having this 1. Let me write this. Equal. Then fraction. Sa baba, susulat ko yung 4x plus 3. Okay? Yung 4x plus 3, kapag dinivide ko sa 4x plus 3, 4x plus 3 pa rin, tama. And then, i-multiply ko sa 3x, sa 12x plus 4, 12x plus 4 pa rin sa taas. Then, plus.
automatic kasi ito class, yan, automatic. Hindi numerator. Man nakasulat, may denominator na 1 yan. Okay? Apo. Kapag ito, dinivide ko sa 1, 4x plus 3 pa rin. Tama? And then, i-multiply ko doon. So, susunod ko dito, look at it. So, to type ko, yung mismong given pa rin dati, yan, sa taas, oh, hirap naman. Ito, ito, yan, ganyan na lang. Copy, then paste sa taas. Kaya lang, nakamultiply yan ng 4x plus 3. Sa unaan, ano? Type ko dito, 4x plus 3. Naka-parenthesis. Okay, can you follow? 4x plus 3 squared. 4x plus 3? Hindi, hindi pwede. Nak. Iba yung 4x plus 3 dito, iba yung 4x plus 3 sa loob. Can you follow? Okay, palo. Okay. Okay, hindi pwede yun. Okay. So, anong gagawin ko ngayon? E di, rewrite ko lang yan. Sabi ko siya, no? Okay, ito, 4x times 3 is 12x. Tama? And then 3 times 3 is 9. Okay, alisin ko na yung 3 sa labas doon. Pwede ko yung distribute yung 3 to each term. But, do not do it this way, nak, no? Wag na wag niyong gagawin ito. This is a big don't. Alisin niyo yung grouping doon. Alisin mo yung grouping doon. Okay. Iba na ang kaulugan niyan. Ibig sabihin, ang 9 lang ang nakamultiply sa ln. Hindi kasama ang 12x. Dapat huwag aalisin yung grouping. Tapos i-add mo yung 12x sa 12x. Mali yun. Huwag aalisin. I'm just teaching you how to be careful. Ganyan ang sagot. Can you follow? Yes po. Okay. Now, pwede rin naman ganito ang pagkakasulat niyan, ano? Happy peace ko ulit, ano? Parang mas klaro. Ayan. Edalisin ko yung mga grouping. Provided, yan, ano, ano? Alisin ko muna yung 9. Pagkatikit yan. Plus uli, type yung 9. And then, type ko yung ln uli sa dulo. I-distribute ko yung 12x plus 9 sa ln of 4x plus 3. Magkaiwalay. Yan ay tamang sagot din. Can you follow? Ibig sabihin, bawat isa sa mga term na yan, distribute ko dito. Can you follow? Opo. So, yan ang ating mga samples sa ating discussion. Now, ang daming mga learning activity. So doon, hindi ko ipapapasa sa inyo sa prelim. Iaabol na ninyo yung mga learning activity sa bandang midterm. Yung learning activity 3, 4, 5, and 6. Okay? Yung mga yan. Yung learning activity na yan. Yung lesson 1, lesson 3, hanggang lesson 6. Ipapasa nyo right after ng prelim sa bandang midterm na. Pero yung mga yan, kasama yan lahat sa prelim exam. Okay? Klaro ba ang diskusyon natin ngayong session na to? Hello mga anak, hello. Opo. Saan ang galing yung 4x plus 3 dun, sir? Saan ang galing yung? 4x plus 3 sa taas po, katapos ng 12x plus 4. Ito, ito. Plus 4. Hindi po sa taas po. Sa pangalawa ito. Po. Apo. Saan ang galing yung 12x plus 4? 4x plus 3 po. Ah, ito, ito. Ito po yun, ito. Opo. Okay, kasi anak, ito, dinivide ko dun sa 1. Tama? So, ang sagot, 4x plus 3. So, after kung nakuha yung quotient ng 4x plus 1 divide by 1, yung 4x plus 3, imu-multiply ko dito sa numerator. Okay. That is why we're there. Okay. Klaro na? Klaro? Okay, I think that's the end of our session. Okay, picture taking tayo uli. Stop recording ko muna. Okay, please show your images now so that I may see you. And imagine, tignan natin maubos yung talong oras. Kaya naman eh, kaya lang, iniintindi ko lang kayo yung may mga pasok pa, no? Stop share ko muna. Okay, picture taking tayo. Yung mga pogi dyan, ha? Pakita yung mga picture ninyo. Yan. Pangalaguyo pa po.
wala na ako na naman kay. Mabaka kay, makasando na ako na naman. Okay mo. Imamili na ako mang isend eh. Okay. May ulo na lang pakita ko yan. Okay. Okay, picture taking na. Romaline, ikaw yung pinaka mabait dyan at saka pinaka maganda sa klase. Ikaw na mag-picture yan. Ako na. Meron na ba? Tanchang ko, alam ko, Chinese. Chinese kayo, Romalin? Chinese? Hindi po, sir. Tanchang ko, eh. Japanese yan, eh. Siguro po sa ninuno si Angelo, po. Si Angelo kuya daw po. Si Angelo kuya daw po. Sino, sino? Kuya? Kuya Angelo po. Japanese kayo, anak? Asa si Kuya Angelo? O Chinese? Bro ko to yan, sir. Ano? Kala ko Chinese. Kuya Angelo, ano ka daw? Sir JM kayo, African. African, white African yan, sir. White African. O, sige na, o. Sige, okay na. Siguro alam ko, pare-pareho na tayong gutom yan. Ako din, di pa ako nagla-lunch. Totoo lang. May klase pa ako niya ng 2 to 5 sa computer engineering. Hindi yata sila nag-doon dito. Walang computer engineering dito? Si Kuya Angelo daw po. Si okay, okay, na-picture na Romaline, ano? Opo, okay, tanong ko lang sa inyo. JC. Lahat ba nang diniscuss ko sa inyo ngayong araw na to, malinaw ba? Naintindihan ba natin yung lesson? Opo. Opo, sir. Okay, sir, basic daw po, sabi na po ni Raymond. Sir, basic daw po, basic. Sabi po ni Raymond, basic. Tanong ko ako, sir. Ano na? Tungkol po sa ano, sa trigonometric ratio po. Paano po kinukuha yung derivative nun, sir? Ah, wala pa tayo doon. Papunta pa lang tayo doon. Derivative of trigonometric functions yun, pang midterm at saka yung inverse trigonometric. Ang derivative ng sine u, kapag dinifferentiate mo, is sin. Okay? D over dx of sine u, that is positive cosine u, d over dx of u. Positive ang result kapag dinifferentiate mo ang sin, ang sine. Kapag sin, kasalanan ang differentiate mo sa buhay, ang resulta, positive. Yun ang numolic. Para hindi kayong malito sa sin. The d over dx of sin u is equal to cosine of u, d over dx of u. Always remember that. Laging positive ang result kapag ang inalis mo o dinifferentiate mo iyong kasalanan, sin. Eh naman, kapag dinifferentiate mo ang cos, ang mahalaga, ang valuable, ang resulta noon negative into reality. D over dx of cosine of u is always equal to negative sin u d over dx of u. Ginawa ko lang na iba ang pagkakasti ng sin at saka ng cos, no? Sign, ang inalo ko lang eh, inalintulad ko lang sa kasalanan. Kapag dinipresyate mo ang sin, positive ang value ng derivative. Yes, anak? Yung ano, tangent po, sir, ano po derivative lang, sir? Secant. Ano po? Alam ko, may square yan. Ang dami niyan. Ibibigay ko rin sa inyo. May derivative ang tangent, may derivative ang cotangent. Actually, nasa video ko yan, nasa differential calculus playlist. Hindi nila kasi binubuksan yung playlist. Punta kayo ng YouTube channel ko. Actually, from the very start hanggang sa end, nandun doon na yung mga lesson. Pati nga yung subject nyo second semester, nandun na eh. Mayroong integral calculus, may matinda modern world. Sinama ko na lahat doon. Kasi nga alam ko, pandemic ngayon, kakailanganin ng mga estudyante. So, ginawa ko talaga yon. Pwede pa rin yung i-download. Pwede nyo yung i-save. Libre lahat yun. Sa inyo lahat yun. Halimbawa, para hindi ka magasto sa load, download mo. Kahit na wala kang load, mapapanood mo sa YouTube. Mga download videos mo, pwede mo siyang panoorin ng paulit-ulit. Yun nga lang, di na siya marerecord sa akin. Okay lang, di naman yun ang habol ko. Okay? Pwede nyo i-download, libre yan. Pwede nyo silang panoorin ng paulit-ulit.
mayroong trigonometric function, may inverse trigonometric function, may hyperbolic, may inverse hyperbolic, equation of the tangent line and normal line, mga tatlakayin natin, no? Meron ding implicit differentiation, higher derivatives, and so on so forth. May maxima and minima, mayroong mga applications ang differential calculus na ginawa ko na lang video. And then may module pa kayong isinesend ko every time na nagdi-discuss ako. Okay, malinaw na ba? Klaro na ba? Nakapag-picture taking na tayo, Romalin, no? Opo, sir. Okay, patingin nga yung mga estudyante ko bago kayo dismiss. Kung talagang nandiyan nga kayo, kung nakikinig nga talaga kayo, baka mamaya binobola nyo lang ako. Hindi naman ako totoong pinakikinggan. Yan, okay, tingnan ko, no? Roll call ako, no? Ito pala si Kuya Angelo. Gato si Eldrian, De La Cruz, Kian, Escoto, Carlo, sitting pretty si Carlo. Yan, De La Peña, Jan Bilset. Jan Bilset, at Jan Bilset. Yan. Ito, hindi ko na makakalimutan to si Romalin yan. Laging nagpipicture, no? Bilasto, Jan Bilset, Japanese. Yan, yan yung function ni Romalin Tinchanko. Every time na nag-meet tayo. So, yeah. Pogi na palang Jan Bilset na yun. Justin Miguel, Princess Erica, ako, prinsesa. Stephanie Bitangkul, Christina, Markel, Carlo, Noemi, Jelina. Anong apelido mo, Noemi? Laila o Noemi? Laila po, sir. Laila, okay. Jelina, Pangilinan, JC. Okay, tingnan ko yung iba, no? Hoy, pakita kayo. Huwag kayong magtatago. Yan, ayan, ayan. Pogi pala eh. Christine Manaloto, Lacson, Joanna, Missy, Rowell, Sarmento, De Las Alas. Bagli. Nanumiyay ay Joy Bian. Hindi ka magana kami. Ah, naku, komedyante ka naman. Si Sikachete. Alisa Amper, Christine Manaloto, Daniel Amparo. Daniel Amparo, nandyan ba? Rocky Sebastian, Bagtas, De Guzman. Di ko makita yung mga faces ninyo. Pakita nga kayo, yan. Huwag yung itago yung mga kagandang lalaki ninyo para ma-recognize ko naman kayo. Yan. Pangapogiyo pa mo. Tikay, Santos Mark Yuri Duway. Kayo? Di ko makita. Aldrin, Ansaira, 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 nasa si Ansaira? Iba pong device yung gamit ko, sir. Sila okay, po yung LCD niya. Okay. Turan mo ko sumayaw ng tinikling, no? Pag may time ka. Tinikling lang naman. Kaya yung itik-itik. Sayaw na itik-itik, kaya tinikling. Okay, Pabro Asli. Edanyo. Santana. Nasaan? Antalo, teko wakit. O, next page ako. Yan, okay. Wala na. Yan pa rin eh. Ito pala si Missy. Lacson Missy. Ba, tila kayo sa akin. Lacson Missy. Nagpa-check up po kasi yung ano ko po. Pinsan ko. Kala ko nagtutur kayo eh. Yan. Ingat lang ha. Ingat lang. Okay, wala na ba? Okay, see you next week. Wala tayong Zoom. Prelim exam kasi ninyo, definitely. Cover to cover, from the beginning hanggang dito sa discussion natin. So you expect a lot of items during your prelim exam. Aral kayo na maigi. Tama na muna yung mga learning activities na ibinigay ko, yung activity 1 and 2, yung mga pinasa nyo sa akin. Hanggang doon na lang muna. Total, may quiz na kayong dalawa, no? Ilan na kasi quiz yun? Dalawa, di ba? Dalawa ba? Tama? Yung limit sa saka yung 3-step rule. Tama ba ako? Opo. O, isa pa lang yung quiz. Okay. Okay, next meeting, prelim. Tapos, next meeting, start na ng trigonometric function. Tsaka inverse trigonometric. Marathon tayo. Ang dami niyong tatalakayin. Okay, so thank you and God bless sa inyo. Okay? Nagugutom na kayo.
Salamat sa oras. God bless. Thank you, sir. 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 Oy, kaguluyo. Nano yan? JM White Africa. I-remark ano basic kaning kaligod sa anya. JM White African. White African. Oy, Taliban na naman. Taliban na naman. White African.